Hello guys! Ayan, ngayon naman, papakita ko sa inyo ang ating Glock 18 with Rony kit na Gen 2. Yung Glock 18 natin is Gen 4. So, ano nga ba ang Gen 4 na Glock? So, ang Gen 4, ano siya, mas payat lang naman tong grip na to. Mas maliit. Yeah. So, kung maliit yung kamay mo, pag hinawakan mo siya, comfortable. Pero meron naman siyang kasamang back strap. Ayan, dalawang size yung back strap niya. So, ito naman is kung mas malaki yung kamay mo, mas nalilitan ka sa grip na yan, pwede mo siyang i-add. Ayan, lalagay mo lang siya dyan. Ayan, para mas tumaba yung grip. So, kung mas malaki yung kamay mo, kung mas matabang grip, mas comfortable siya hawakan. So, ganun lang naman. Okay? So, ito naman, lalagay natin siya sa Rony kit. So, inopen ko na yung ating Rony kit. Nilagyan ko na rin siya ng pang slide. Ayan. Tapos ito, dahil sa Glock 18 yung unit natin, meron siyang switch para sa semi-auto at full automatic. Okay? Pag naka-up na ganyan, semi-auto. Pag naka-down, full auto. Okay, tapos ang ating kasama ng unit natin is long magazine 50 rounds. At meron din tayong red dot. Yung red dot na to ay ikakabit natin sa ating Rony kit. Ayan, ay ating cross sight. Okay. So, test fire natin guys. Kabit muna natin yung ating pistol. Natin to. So, paano natin ikakabit ang ating pistol sa Rony kit? Simple lang. Ayan, di ba nakaganyan siya? Open lang natin. Meron siyang ano guys eh, meron siyang ganito. Ito yung pinaka-tornilyo lock nung Rony kit. So, makikita nyo rin naman kung saan natin to ikakabit. Doon din natin siya tatanggalin. Pag bubuksan natin siya. Okay? So, ito, kabit na natin. So, ganun lang kasimple guys. Itatapat mo lang siya dyan. Tapos yan, pasok na yan. Okay. Then, close na natin. Ayan. Ito yung pinakalock niyan eh. So, pag kinlose na natin, tulak natin yan. Itong side, tulakin natin yan. Saka natin ikakabit ito. Itong tornillo na ito. So, dito yan ang galing. Ganon din kanina ginawa ko guys. Tinanggal ko lang sa dyan. Paano natin siya kinabit, ganun din natin siya ibabalik. I mean, kung paano natin siya tinanggal, ganun din natin siya ibabalik. Okay. Ito naman, dito naman yung sa likod. Ito, lalagay natin siya sa ating rocket. Kami tayo ng allen. Lulubogan lang natin para kumapit siya dun sa railings. Okay, so, yan na siya. Ayan. Ating Rony kit with the red dot. Ah, diba? Ang astig, ang angas. Okay. So, test fire natin, guys. Yung red dot natin, pinakita ko lang kung paano kakabit. Pero,
Kasi kailangan pa natin yan i-align eh. So, kailangan mo ng target, kailangan mo ng i-markings, kailangan mo siyang i-align. So, paano siya i-align? Meron siyang ganyan. Ito is, nakita ba? Yan yung nag-a-adjust ng left and right. Tapos itong nasa ibabaw niya, yan yung mag-a-adjust ng up and down. So, ganun lang guys. I-check nyo lang. Kukuha lang kayo ng target, yung markings nyo lang. Kailangan mag-align lang siya ng ganyan. So, dito yung dot. Kailangan nandito yung dot nyo. Tapos, nandito yung tama ng bala. So, ganyan nyo lang siya i-align. Okay? So, test fire na natin yung unit. Pakana natin siya ng long magazine. So, yun ang ating target. Ayan. Okay. Sir, check naman natin yung ating full auto. Burst lang natin. Yun. So guys, same dun sa tunay. Pag naubusan din siya ng bala, nag-slide lock siya. Ayan na. Kanina tong slide niya, nandito yan. So dahil boost na yung bala, nag-slide lock na siya, nandito na siya. So, same sa mga ginagawa natin, pag naubusan tayo ng bala, release magazine for the safety. Then, slide lock. Yan, ganun din. Da-down lang natin yan. Then, trigger. Okay? So, yun guys, ganun lang. Di ba? Sobrang angas ng ating Rony kit. Okay? So, guys, sa lahat po ng gusto mag-avail ng ating unit, pwede nyo kaming i-message sa FB page na redmantoys.com. Message nyo kami para ma-assist namin kayo sa info na kailangan nyo. Okay guys? So, thank you! Bye-bye!